Isang mapagpala at magandang araw muli, mga kapatid. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules. Sana nasa maayos kayong kalagayan lahat at tayo nasa malusog na pangatawan. Ngayon pong araw na to ay mayroon po tayong i-update dito sa may Skyway. So nabalitaan natin na yung rampa do sa Susana Heights ay gawa na. So ating i-update kung talagang nadadaanan na. Ngayon po ay nandito dito tayo malapit sa MGX sa may Ibia Mall. Madadaanan po natin yung Ibia Mall. So puntahan po natin. Po ay binabagtas natin ang daang hari. Lilikuan natin, ang tawag po dito ay Daang Reyna. May mga checkpoint pa. Ito, dire-diretsyon ito, papunta San Pedro, ang Daang Reyna, dito tayo sa kaliwa, papunta tayo ng MGX. Tayo po ay galing po ng Cavite at atin pong tataakin ngayon yung papunta ng Skyway. So ito po ang MGX, ito yung pinakamaiksing expressway po natin. By the way, mga kapatid, mayroon po tayo dito speed limit
na ang minimum ay 60 km per hour and maximum po ay 100 km per hour, gaya po dun sa S-Legs at saka sa N-Legs. Sa kanan, dito sa dulo, yun yung mga papunta ng south. Bali, ito yung southbound yung nasa kanan, papuntang Calamba, Batangas, yan. Sa kanan po yun. So, itong diretso naman na nasa kaliwa, ito yung papunta ng Manila o northbound. So, halos hindi nalalayo, malapit na tayo dito sa Susana Heights entry ng Skyway. So ito yung tunnel. Nung ginagawa itong Susana Heights entry, yung Skyway, ay mapapansin natin na talagang sumikip ang dali ng trapiko dito. Minsan inaabot ng hanggang Santa Rosa yung traffic, lalo na nung mga bandang Berman o yung papasok ng Christmas season. So sabi nga ng mga officials natin at sa DOA ay tagatsaga lang tayo at matatapos din ng ating mga pagtitiis. Tiis-tiis lang. So ito na yung resulta na kapag natapos to, idire-diretso na to. So luluwag na. So yung mga reklamador dyan, ito na yung pagkakataon po natin na makikitang lumuluwag na ang kalye. Kasi kung hindi naman po ginawa to, wala solusyon eh. Padami ng padami yung mga sasakyan. So ito na. Malapit na tayo, may mga nakikita na tayong tuloy nun entry, ayun o Skyway entry, keep right, ito tayo. So continuous pa yung mga construction dito. Nakikita natin nasa bandang kanan. Mga 3 lane itong entry ng Susana Heights Skyway. Yung kabilang side ay wala pa, hindi pa tapos. So ito yung nauna. Napakalaking bagay po nito. So darating yung araw na hindi mo na kailangan lumabas ng expressway mula north hanggang south. So ibig sabihin, kung galing ka ng gaya ng mga Pangasinan, ay hindi ka nalalabas ng expressway, dire-diretso na papuntang Batangas, yung dulo. Tapos kapag nagawa na rin yung extension ng S-Legs from Bicol, talagang napakahaba na nitong expressway na to. Napakalaking tipid ng oras na matitipid natin. So kung galing ka Batangas siguro papuntang Bicol, baka 7 hours pwede na natin takbuhin ng ganun kabilis. Medyo na asfalto na rin to, kaya smooth na rin yung kalye.
nasa kanan po natin yung Star Mall. So ang bilis, nandito na tayo. So ito, dire-diretso na to hanggang ano, hanggang NLEX. Itong Skyway na to. May ibsan yung traffic congestion dito sa Alabang gawa nitong Skyway extension na to. Salamat sa mga official natin sa DBWH, Secretary Mark Marbilla. Saludo po tayo kay Secretary at sa siyempre sa lahat ng namumuno, lalo na kay Tatay Digong. Kundi dahil sa effort niya ay talagang hindi mangyayari to. Yung nasa kanan natin yan yung Laguna de Bay. Mga kapatid, nakikita nyo, napakabilis ng biyahe natin. Talagang wala akong masasabi dito. Ano, talagang approved na approved to. So yung nasa kabilang side ay ginagawa pa, napapansin natin, di ba, dugtong-dugtong, iwahiwalay pa. So ang punta po natin ngayon ay papunta tayo ng MOA, SM MOA. Medyo maluwag na mga kapatid ang biyahe natin papuntang north ay susubukan natin na baybayin to mula dulo hanggang dulo. So try natin na mula Batangas nga eh, kung maaari. Pero ang gagawin natin ay mula Skyway lang, so from Susana Heights hanggang north Pangasinan. Yan. Sa tinatawag nilang TP-Lex. Subukan natin kung gano'n na kabilis yung magiging takbo natin. Tingin ko kaya nang tumakbo ng mula do sa Susana Heights o kahit nga Batangas, mga 4 hours, nasa Baguio ka na. Kasi ang pagkakalam ko, TP-Lex ay bukas na hanggang Rosario Exit. So malapit-lapit na yun sa Baguio. Babasihan nga yung magiging plano ng pamahalaan na idugtong ang expressway hanggang La Union, napakalaking bagay po talaga nun. So ang Baguio talaga napakalapit na. So yung mga pasyala natin papuntang north to south, south to north, mararating na natin ng maayos-ayos. Kumbaga yung time matitipid natin, mamamaximize natin. So may ilaan natin yun sa pag-i-enjoy sa pamamasyal. So hindi masasayang yung oras natin.
nakikita tayo na ang speed limit dito ay 80, sunod lang tayo. 80 lang muna tayo. Pero alam ko pwede naman ito hanggang 100 eh. Sa S-Lex ang minimum dito ng speed limit natin ay 60 km per hour ang minimum at 100 km per hour ang maximum. Papunta tayo ng MOA, so bali mag-exit tayo sa Magallanes exit. Tayo from Danghari at nandito na po tayo sa Paranaque. Abikutan pa pala to, Abikutan. Kala ko Paranaque na. Bagay, ang Bikutan para niya akin eh. Thank you.
nakita natin dito sa unahan, ito yung naka-elevated, ito yung papunta ng NAIA Terminal. Terminal 1, 2, 3. Sa ating pambansang palipara ng Pilipinas. Yan, ito po na kanan. So, malapit na tayo mag-exit. Magalianis exit tayo. Bali, 500 meters na lang. Ayan mga kapatid. Kakanan na tayo dito sa exit dito sa Magallanes. By the way mga kapatid, salamat po ng marami. At yan po muna yung update po natin sa Skyway Stage basta Skyway Stage 1, 2, 3 at saka yung bagong gawa sa Susana Heights. So nakita po natin, nadadaanan na po siya. So maraming salamat po mga kapatid. At sa muli po nating videos, magkita-kita po ulit tayo. So 21 minutes andito po tayo sa Magallanes. Salamat po ng maraming sa susunod po ulit.